Bilang pangunahing tagapangasiwa ng account, pwedeng ibahagi ng LDRRMO at PIDAW ang mga data collection projects sa bawat barangay sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng access to forms at submissions. Ito ang mga hakbang para baguhin ang sharing permission ng project o para mabigyan ng access ang mga barangay o ibang organisasyon sa data collection project na nasa COBO Toolbox. Una, pumunta sa projects at piliin ang deployed form na ginawa para sa IDMS. Matatandaan na ang nirekomendang pangalan sa project ay IDMS Data Collection Tool _ pangalan ng inyong LGU. I-click ang share icon. Ilagay ang username ng ahensya, LGU, barangay o organisasyong bibigyan ng access. Pumili kung anong klaseng permission ang ibibigay at i-click ang grant permission. Ang iba't ibang level ng permission na pwedeng ibigay ay ang mga sumusunod. Kapag nagsimula ang mga enumerator sa kanilang data collection, pwedeng mag-login sa COBO Toolbox account upang makita at ma-monitor ang kanilang progress. Madaling masubaybayan ang mga pumapasok na datos sa server para makita kung nagkakaroon ng problema tulad ng duplicate entries, kakulangan sa mga detalye, at iba pang errors sa pagsagot ng survey. Sa ganitong paraan, agad na maa-actionan ng mga enumerators na nasa field kung kinakailangang may balik ang kabahayan para itama ang mga maling impormasyong na ipasok. Tandaan, sa sandaling naisumite na ang nasagotang form sa server, hindi na ito posibleng i-edit o tanggalin mula sa COBO Collect. Maaari lang itong ma-edit sa COBO Toolbox. Para gawin ito, buksan ang tab ng data sa IDMS form at i-click ang table sa kaliwa. Makakakita ng dalawang mga pagpipili ang icon katabi ng checkboxes, Open o Edit. Piliin o i-check ang mga entries na gustong i-view, Validate, Edit o Delete. Pag pinili ang icon na Open, magpa-pop up ang Submission Record Modal. Maaaring i-filter ang mga entries ayon sa validation status ng mga ito. Kapag edit icon naman ang pinili, direktang pupunta sa pag-edit ng isinumiting form. I-scroll pababa at pumunta sa numero ng katanungang nais i-edit at isubmit ito. Tandaan, kapag na-delete na ang isang record, hindi na maibabalik pa ito.